Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Grace, taga Benguet, kaya Benguet Grace. So our discussion for today ay tungkol naman sa 5 effective ways paano tayo makipon ng mas mabilis. So if you're interested, please keep on watching. So disclaimer lang guys ha, I'm not a financial advisor, I'm not a financial expert. I'm just sharing this throughout my experience. So paano ba makaipon ng mas mabilis guys? So number one, set your goal. Kailangan natin ng goal, kailangan natin ng mas mabigat na dahilan para makaipon tayo, para mas consistent pa tayong makaipon. Ito kasi yung nagmo-motivate tayo para hindi mo madukot-dukot ang iyong ipon. So, yung dahilan na yun, yan ang magdodraw sa iyo na mas igihan mo pang mag-ipon. Minsan pa nga yung iba na-addict na sa kanilang pag-ipon. Kasi nga, nakakamit mo or nakukuha mo yung gusto mo, yung pangarap mo. Guys, ito lang, ang pagyaman ay hindi nakadepende yan sa iyong pinag-aralan or kung ano ang pinapos mo. So, wala yan sa pinag-aralan. Nasa diskarte, nasa determination at disiplina lang yan guys. So, kailangan natin mag-ipon para sa ating mga pangarap. Tip lang guys, ang ginagawa ko ay nagkakat ako ng pictures ng gusto kong ma-achieve. At nilalagay ko sa dingding, nilalagay ko sa yung lagi kong nakikita. Para everyday, pagkabangon sa umaga ay nai-inspire ka agad, namomotivate ka agad na ay gagawin ko ito, makapagtrabaho ako. Para meron akong kita, para meron akong i-invest dito, i-invest sa aking future, i-invest sa aking retirement plan, or i-invest sa aking negosyo. So, ganun guys, pag magbigat ang iyong dahilan, mas magiging consistent ka sa iyong pag-ipon. So, kung meron kang naitindihan, please comment down below kung ano naman ang iyo. Number 2, change your mindset. Hindi naman natin kasalanan na na-program ang ating mindset na kapag mag-aral ka ng mabuti, kapag nakapagtapos ka na, maghanap ka ng magandang trabaho, pag naghanap ka na ng magandang trabaho, ay mag-asawa ka na. Diba? Guys, kung ganun ang program ng ating mindset noon, please, let us change our mindset. Makakatulong yan sa ating pag-commit sa ating mga pangarap, sa ating mga goals, sa ating buhay. Para makamit natin yung number one. So, change our mindset. Meron kasi yung iba, pag buntis daw, hindi pwedeng mag-ipon. Pag mag-iipon daw, maraming magkakasakit na pamilya. Merong mga paniniwalang mga ganon, and I respect that. Pero, so kasi yun guys, kung ano ang pinapaniwalaan mo, yun talaga ang mangyayari. Yun talaga ang mangyayari sa iyong buhay. So, kailangan natin na alisin yung mga negative thoughts, negative mindset tungkol sa ating mga kaperahan. Kailangan natin na panoorin or yung mga ganitong motivational videos, mga financial literacy, financial education na videos, or kung ikaw naman mahilig sa pagbabasa, you can read books na magbibigay sa'yo ng kaalaman. Ano ang itinanim mo sa utak mo, yan din ang anhin mo. So, kung itinanim mo sa iyong utak na ipinanganak kang mahirap, mamamatay ka ding mahirap, well, of course, that will happen. So, mindset matters. Ay, kailangan natin na mag-aral, punuin ang ating mga utak. Yan po kasi ang hindi itinuro sa ating mga nung nag-aaral pa tayo. Kaya ngayon na malaki na tayo, na hindi na tayo nag-aaral, hindi na tayo ay nagtatrabaho or tayo ay kumikita, nagnegosyo, kailangan din natin na punuin ang ating mga utak ng financial education, financial literacy. Ang pinaka-importante na ilagay natin sa ating utak ay ang salita ng Diyos. So, kung anong meron tayo ngayon, ibibigay po yan ng Diyos. Ang buhay natin ay hindi sa atin. Ang buhay natin ay galing sa Diyos. So, importante din po kasi ang ating spiritual learnings. So, balance lang natin. Baka mamaya, Diyos na natin ang pera. That should... So, guys, take note ha.
money is not the most important thing in this world. It is important because it allows us to do the things that are most important. So, yan ang lagi nating itatak sa ating mga utak. We should balance our lives. We should balance our spiritual and even our financial life, most especially ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Yan ang pinaka-importante. So, number 3, I know our cash flow. Kailangan natin alamin kung magkano ang kita natin, magkano ang ating mga expenses. Why? Because dyan natin makikita kung nag-overspend na tayo or hindi. Dyan natin makikita if we are living beyond our means or we are living within our means. Kapag na-track mo na kasi ang iyong expenses, makikita mo kung mas mataas ba yung expenses kaysa income or mas mataas ba ang income kaysa expenses. So, kung mas mataas ang expenses mo over your income, yan ay overspending na. Ang ibig sabihin lang yan ay gastador na tayo. Kailangan natin na babaan mismo ang ating expenses para naman meron tayong maitabi na ipon para sa ating sarili. Wala talagang magkakasyang sweldo sa taong magasta. Gastador, syempre. Guys, it's time naman na we should pay ourselves first. It's time naman na makaipon na tayo. Kasi hindi natin alam ang bukas. Gusto mong makaipon ng mabilis? Cut your expenses. Expenses na hindi naman kinakailangan. Kailangan natin magtipid sa ibang bagay. Like sa ilaw. Bills. Bills natin sa ilaw. Kung hindi naman nagagamit ang iyong ilaw, isara natin kung hindi nagagamit. Gaya din sa tubig. Yung mga pinaglabhan natin, pwede naman natin na gamitin na pang flush sa CR. Pero pag fix naman na yung expenses mo, nakikita mo naman na ay medyo talaga nagkukulang. Kailangan natin na magkumita. Kailangan natin na kumita ng ibang sidelines para may mas matataasan pa ang ating kita. So kapag nalaman natin ang ating cash flow, kapag na-track natin ang mga expenses natin, dun makikita natin kung saan talaga lahat tayo pwedeng magtipid. Sabi nga ni Dave Ramsey, you must gain control over your money or the lack of it will forever control you. So kailangan natin tayo mismo ang magkukontrol sa ating mga pera. Hindi yung pera ang magkukontrol sa atin. So, correct po ba? So, number 4, I increase our income. Kailangan natin taasan ang ating income para naman meron mas mataas pang maiipon natin. Meron kasi yung iba, talagang wala na silang maipon kasi saktong-sakto lang yung sweldo. So, sabihin natin na saktong-sakto nga kailangan natin increase yung income. Kailangan natin mag-sideline para na yung kita mo dun sa sideline na yun ay ilagay mo sa iyong ipon. So, yan lang guys. Kailangan natin mag-increase. So, meron kasi fix na yung income eh. Fix na yung expenses. Renta, mga bayarin. So, ganun talaga guys. Kailangan natin dumiskarte. So, number 5 ay ipon challenge or challenge yourself. Kailangan natin i-challenge ang ating mga sarili sa ating pag-ipon. Like, invisible 20s, invisible 50s, 100s, 500 hanggang sa 1,000. Meron tayong makikitang alkansya na nagawan na para bilugan-bilugan lang natin kapag meron tayong ilalagay sa alkansya. Ito lang guys, meron doon na kapag 20s, matapos mo yung 20s, sunod naman ang invisible 50s. Kung may bariya kang 50s, agad ilalagay sa alkansya. So, 50s hanggang mapunta sa 100 hanggang matapos mo din yun. And then, and so on. So, hanggang makamit mo yung amount na yun. So, nakakatulong din yung mga ipon challenge na ganito. Kasi nga, mas dinidisiplina mo pa ang yung sarili. So, minsan pa na masakit para sa'yo na ihulog lahat kapag bariya lahat. Diba kapag yung 500 pesos mo, nabariyan lahat ng 20s. Diba? Ang sakit sa pakiramdam na ilalagay mo yung, susundin mo yung invisible 20s at ilalagay mo lahat sa alkansya para lang masunod. That's the discipline. Kailangan natin disiplinahin ang ating mga sarili, guys. So, yan po, in summary, number 1, ay set your goal. Number 2,
Change our mindset, number 3. Know our cash flow, number 4, increase our income, number 5, people challenge or challenges. So that's it, guys. Thank you for listening. Thank you for watching, and thank you for always supporting this channel. That's it. See you. Bye.